quick review tayo sa ating D64B 4x4 automatic transmission, K6A engine 660cc automatic transmission, non-turbo, kulay black, complete registered. So ito yung ating unit, original Japan rim. So mugs po siya. So meron tayong stainless bumper, then meron tayong fog lamp, original Japan din yung ating headlight. So ito yung ating unit, kulay black. Medyo napanas yung kintab dahil umulan. So kung makikita nyo mga call, meron itong parang gold nilagay natin sa kanyang kulay para maganda tingnan kung sa malapitan. So yan. So power window po ito lahat mga call. Yan. Meron po itong carrier gutter type. So hindi binutasan yung ating rope or yung ating itaas. So dito kinulayan natin yung ating brake drum. So yan, medyo umulan, medyo maputik. So meron tayong rear steel bumper or stainless bumper. Fog lamp natin for the 64B. Wiper. Meron tayong yan, camera, reverse camera. So titingnan natin dito sa likuran. Meron tayong dalawang foldable na upuan dito. So yan, pwede natin i-fold. Ayan, pull natin kung gusto natin maraming cargo. So ayan, so meron tayong headrest, dalawa armrest. So dito malaki yung spasyo ng ating unit. So titingnan natin sa harap. So ito yung semi wagon mga kol. Ayan, plastic po dito. Meron tayong yan ng jack at saka tire rings. Yan. So makintab na kulay po ito na black. So ito yung ating armrest, ito yung ating headrest. Original Japan po yung ating upuan, hindi natin pinalitan ng seat cover o nilagyan ng seat cover. Dito power window na po lahat. Yan. Dito meron tayong fog lamp switch, 4x4 switch. So ito yung ating driver seat. Yan, merong armrest, headrest. So power window po yung harapan nito. So dito meron tayong touchscreen stereo with reverse camera, hazard switch, aircon switch, then yan yung ating console box. So yung ating ceiling bago na po ito. Meron tayong ano dito, sun visor, dalawa, center mirror, yan. So dito meron tayong parking brake, brake pedal at saka yung ating accelerator pedal. So ito yung ating unit, titingnan natin yung kanyang makina. So magkabilaan para makita natin. So titingnan natin yung ating makina. So yan, ito yung ating makina. Makinis po yan, linis lang yung kulang. Yan. So ito yung ating engine oil. Dito tayo mag-refill ng engine oil. Ito yung ating PCB bulb. Ito yung ating fuel injector, dalawa, tatlo po. Then dito sa loob, dito yung ating spark plug at saka yung ating ano, yung ating ignition coil. So dito meron tayong oxygen sensor, yan. Dito yung ating oil gauge or dipstick ng ating yung ating transmission fluid. So yan, makintab po yung ating makina, yan. So linis lang yung kulang nito. So titingnan naman natin sa kabila kung ano yung nandun. So dito sa kabila, ito yung ating dipstick or oil gauge ng ating oil. So bagong change oil po ito. So aircon compressor,
Then yung ating alternator, map sensor, TPS sensor, at saka IECB bulb sa baba. So yan, meron tayong fuse box dito. Ito yung ating air cleaner. Then ito yung ating computer box. So yan po yung mga component na makita natin, madali natin makita sa ating engine, mga kol. So dito sa kabila, dito yung ating gas opener. Yan, nag-open po siya. So try natin na start yung ating makina. Yan. So yan yung andar ng ating makina. So naka aircon na po. So walang palya. Yan. Titingnan natin or pandarin natin. Yan. Ganda ng pwersa ng ating makina. Tunog po lang, tunog pa lang. Super ganda. Yung aircon, super lamig. Yan. Yung dashboard natin, balik natin sa original kung makita nyo. Balik sa original lahat. So yan. Ito yung ating unit. Dito sa kabila, yung ating 4x4 switch. Pwede i-push natin. Yan. Yan, nag-indicate yung 4x4. Yan, yan. So yung nag-blink is yung ating seatbelt. Ilagay natin para mawala. So yung matitira na lang, mga kol, is yung ating yan, yung makita natin, yung park at saka yung ating airbag. So airbag po nito, mga kol, is naka condemn na po. So hindi na po gumagana yung airbag. Meron talaga yung lalagyan ng tumbler dito. So yan, hanggang dito na lang yung aking video for today. Salamat po sa lahat ng nanood sa ating mga video vlog. So sa gustong mag-order ng ganitong unit, contact lang sa aking contact number 09233946007 or comment down below para sa ating mga pa-shoutout dyan. Comment lang po para ma-shoutout natin sa next video natin. So yan lang po yung ating quick review sa ating unit. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutan i-like, share, and subscribe yung ating mga video. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video uploads. So hanggang dito na lang, medyo umulan. So presyo po nito is umabot ng 250,000 4x4 automatic captain seat. So minsan naabot ng 260, depende sa buying natin sa Japan. So yan lang po. So ingat po kayo lahat. God bless po and bye-bye.